What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito. Patungkol dito sa panawagan ni Mayor Inday Sara na siya na ngayon ang elected Vice President. Hindi pa man siya nakakaupo pero may panawagan siya ng pagkakaisa. At sabi nga niya, tayo na, yung 31 million na bumoto kay BBM ang magpakumbaba. Huwag na tayo ang kumbaga mag-ignite ng gulo. Kumbaga, unite. Let us unite. Give peace a chance, ika nga. Kaya ito yung sinasabi na magkaisa. Paano tayo magiging 100% kung hindi tayo makikipagtulungan? At sabi nga niya, tayo na 31 million na tayo na ang magpakumbaba sa kanila. Kung ayaw pa rin nila, yun, wala na tayong magagawa doon. At dito nga, siyempre, tinitira naman ni Banatbay na yung mga, siyempre, alam mo na, yung mga vlogger ay sila pa daw ang nangaasar. Yun ang hindi na maganda. Ibig sabihin, content na lang talaga ang gusto. Hindi na yung kapakanan ng taong bayan. At tayo naman, mga FLM family, sana ayusin natin ang gusto. Ito ang siyempre sabi ko nga, si Sekyama para sa akin ay napakahalaga kay Idol. Dahil siyempre, bakit iniingatan si Sekyama ni Attorney Johnny? Dahil balang araw pag nagpatuloy na ang proceedings diyan, kakailanganin. Ito ay aking opinion lang. Baka kakailanganin si Sekyama. Dahil isya siya. Sinabi niya sa akin ni Idol yan eh. Si Yama, siya ang buhay na testigo. Personal na sinabi ni Idol sa akin yan. Na si Yama ang buhay na testigo niya. Tapos ngayon, kung sakali mang magkawatak-watak sila ni Idol, ewang natin kung ano ang mangyayari. Baka tuluyan ng madiin ang pandemic hero natin. Kung magkaganon man, sino ang makikinabang? Di siyempre, yung mga kalaban ni Idol. Sino ba ang mga kalaban ni Idol? Sana, itong suspecha natin noon na siyempre, sinabihan rin tayo ni Idol na tirahin sila, sana hindi sila ang talagang nagpakulong kay Idol. Kasi lumalabas nga sa mga post ng mga kalaban noon na yung mga Marcos loyalist pa, yung mga nagpa-imbestiga pa, doon tayo nagbase na si Madam Pula ang nagpa-imbestiga kay Idol dahil hindi niya matanggap yung sinasabi ko nga, yung executor ng last will ay hindi sila dahil nagpupumilit po sila eh. Dalawang beses silang umapila sa Supreme Court. Yan, ipapakita ko ulit sa inyo yung GR number kung gusto nyo. Pakita ulit natin yung GR number na sila ang talagang nagpursige para umapila sa Korte Suprema. Dahil, kumbaga eh, na tawag nito, na-abolish nga sila eh. Wala nga silang maipakitang tunay na last will and testament. Nakalagay din po dito sa GR number na ito. Kung hindi nyo pa nababasa itong sinasabi kong GR number na ito, na dito, ayan o, GR number 130371 at 130855. Ito po yung desisyon po ito
Republic of the Philippines petitioner versus Ferdinand R. Marcos II and Imelda R. Marcos respondent. Decision na po ito. Talaga, lakihan natin ng konti. Lakihan natin para makita nyo. Mahalagang marami pa rin hindi nakakakita nito eh. Ayan ang. Maganda ba yung ganito? Ayan po. Ito po yung sinasabi natin. Ewan ko kung may nakakabasa na ito. Patungkol dito. Na maraming nang hindi nakakaalam dito eh. Na ito yung sinasabi ko. Yung sila BBM po at Imelda ay na-deny po sila. Ito po ay kumbaga ano na ito, yung petition na nila na motion for reconsideration, apela na nila ito at decision ito noong August 4, 2009 doon sa naging decision noong 1996 the deposit of portion of the January 11, 1996 pa ito sa Regional Trial Court ng Pasig. Kaya basahin nyo na lang po. So ordered, nakalagay dito na hindi sila. Wherefore, for lack of merit, the motion for reconsideration filed by separate petitioner, Republic and Oppositor Imelda R. Marcos are both denied, so order. Na-deny po sila. Ito po yun. Kaya, hindi nga po nila naipakita yung last will and testament dahil hindi talaga naipasa kamay sa kanila. Dahil yon ay ipinahawak muna ng dating Pangulong Marcos kay Pacifico bago ibinigay naman ni Pacifico kay Fortuna dahil si Fortuna ang nag-alaga sa batang itinago. Yun po yun. Marami talagang hindi nakakaalam dito. Halos lahat. Ewan ko yung ibang abogado kung alam nila ito pero nagbibingi-bingihan lang dahil ipinaglalaban pa nila ito pero dalawang beses na silang na-deny dito. Kaya, palagay ko, talagang dahil nga po abolish sila eh. Wala silang maipakitang ano, alam nyo yung nakalagay dito. Wala silang maipakita na last will. Ito, on January 15, 1996, the petitioner Republic of the Philippines filed a motion for partial reconsideration in so far as the January 11, 1996 RTC order granted letters testamentary to respondents. On the other hand, respondent Imelda Marcos filed her own motion for reconsideration on the ground that the will is lost. Nawala daw niya yung loss and that petitioner has not proven its existence and validity. O, hindi pa nila nakikita. Hindi pa nila nakikita yung ipinakita nila yung last will. Paano sila? Paano nila ngayon yan? Wala nga silang maipakitang last will at dahil nawala daw. Pero ang katotohanan niyan ay hindi talaga napunta sa kanila. Yun po yun. Kaya ay yung mga tawag nito, yung mga nagsasabi na sila ang magpapatupad ng last will and testament ay malabo po dahil hindi po sila ang executor. Ayan. Hindi po sila. Kaya hindi nga rin sila yung magbabayad ng mana, yung estate tax. Yun po yun. Alright. Kaya dito, pakinggan na natin si Mayor Inday sa kanyang panawagan sa taong bayan, sa lahat ng bumoto sa Uniteam. Ay sabi niya, tayo na ang tayo na ang
umunang mag-approach o magpakumbaba para sa mga nambabalahura o lumalaban sa nanalong presidente. Ito, pakinggan na po natin. Ayan na po ang mauna na lumapit sa mga nakatunggali na supporters. Oh, yan. Sino daw mauna? Basa. Ang mauna daw ay tayo. I mean, sila daw. Okay? Yung mga bumoto. Yung mga supporters. Hoy! Mga supporters! Makinig kayo! Kayong mga bumoto kay Marcos. Yung 31 million. Kayo na daw ang unang umabot. Eh, ginagawa nyo ho ba yun? Hindi, tanong ko lang ako, kasi hindi ako kasama dun eh. Okay? Ang tanong eh, ginagawa nyo ho ba yun? Kayo ho ba'y umaabot sa mga pinklawan? Kayo ho ba'y umaabot sa mga ibang kulay? O kayo nang aasar? O, ha? Ha? Hindi, kasi ano, real talk ito eh. Real talk ito ni Mayor Sara, ni Vice President-elect Mayor Sara Duterte. Tayo nang umabot. Ibig sabihin, kayong mga nasa unity team o sumuporta sa unity team, kayo daw ang umabot. Inaabot nyo ba? Inasar ninyo. O, inaabot nyo ba o kinukumbinsi ninyong makipag-isa? Kinukumbinsi nyo bang sumama? O inasar-asar nyo? Kasi iba ang nababasa ko eh. Yun totoo. Oh, ha? Alimbawa na lang, nung nagsabi tayo na, oy, panahon na para ho tayo ay makipagtulungan sa administrasyon ni Marcos. Ang sabi nung iba, sabi nung mga lintik na mga tanso, sabi nila. Ito sabi nila, ha? Oy, Byron, bakit bumait ka? Ano ka, Banatbay? Bigla ka man ang balibing ngayon, babait-bait ka. Oh, biglang gumaganyang-ganyang pa kayo. Oh, sinabi na nga, sige, suportahan na nga natin si administrasyon ng Marcos at saka ni Duterte. Suportahan na natin. Kayo naman, ano sabi nyo? Oh, bakit bumait ka? Talo kayo, talo! Oh, diba? Eh, sabi na nga ni Mayor Sara Duterte, sa inyo na magsimula eh. Anong ginagawa ninyo? Oh, anong tawag sa ganyan? Diba? Ano, isa buhay niyo sinasabi ninyo, hoy! Pakinig kayo! Isabuhay ninyo yung sinasabi ng inyong ating Vice President. Yan ang hirap kasi sa inyo eh. Alam mo, ito ah, yung mga taong ganyan, alam mo, ibig sabihin lang yan, ang purpose lang nila sa buhay ay maging manalo lang. Ang purpose nila sa buhay ay magtagumpay lang o sumikat lang. Hindi ang purpose nila sa buhay ay magkaroon ng tunay na pagbabago sa bayan. Bakit to? Eh kasi ang ginagawa lang nila, oy, panalo na kandidato namin, sari na namin kayo. Oh, tingnan nyo na. Oh, di ba ganyan? Oh, anong purpose ninyo? Ipanalo lang yung kandidato. Kung ang purpose ninyo ay ibangon ng Pilipinas, sabi nga ni Mayora, ni Vice President, 31 million lang tayo. Kailangan natin yung ibang mga kababayan natin na tumulong para sa ikakabangon ng Pilipinas. Hoy, makinig kayo! O, di ba? Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo nakikinig eh. Ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw. Huwag kasi kayong masyadong nakikinig dyan sa mga vlogger ninyong puro negatibo. Yung ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw. Ng mga natalong kandidato, tayo na po ang magpakumbaba. Oh, tignan mo na! Kayo daw magpakumbaba! Eh, kesa na magpakumbaba, nagpapataas-taas pa kayo eh. Ano sinasabi ninyo? Wala kayo! Talo! Talo kayo! Talo! Oh, gumaganyang-ganyang pa kayo. Sabi na nga magpakumbaba. Buti ba si Vice President-elect Sara Duterte? Marunong makinig. Marunong magpakumbaba. Yan ang hirap sa inyo eh. Oh, di ba? Alam nyo na kung gaano kayo kagunggong. Magpakumbaba, sabi nga. Nagpapakumbaba na nga yung iba nating kababayan. Kayo pa makalait. Oh, paano yung asyenso bayan natin? Ano gusto ninyo? Gulo o away?
dahil tayo ang panalo. We have to be magnanimous because we are only 31.5 million. Oh. Kailangan natin sila para tayo ay maging isang 100% na bansa. Oh, kinig kayo! Hoy! Mga tanso! Makinig kayo! Ang hirap kasi sa inyo. Nanalo na nga kayo, yayabang nyo pa eh. Paano ngayon? Alam mo, ito lang mga... sinabi ko na nga sa inyo, so supportahan natin. Kahit yung mga Iskonians, ganun yung sinasabi. Yan ang ating ina-advocate dito sa ating channel. Na ito mga solid Isko, ito mga Iskonians, yung mga God first na mga tao. Sinasabi natin sa kanila, it's about time to support the administration of Marcos and Duterte. Alam mo, sumang-ayon yung mga banateros. Sumang-ayon sila. Sige, suportahan na nga natin yan. Eh ano pa ginagawa ninyong nalalait pa kayo, nagtatawa pa kayo, o kung ano-ano pa sinasabi ninyo, pagmamataas yan, hoy. Eh kasi kung gusto ninyo, magbanata na lang tayo araw-araw eh. Pwede rin naman. Gusto nyo, magbanata na lang. Ah, babuyin ko na lang kayo. Gusto nyo, araw-araw tayo, babuyan na lang tayo. Gusto nyo ba ganyan? Alam mo, kulang kasi kayo sa pagmamahal eh. Porkit binababoy kayo ng jowa ninyo, porkit binababoy kayo ng asawa ninyo, dinadamay nyo yung ibang tao. Kung kulang kayo sa aruga sa mga magulang ninyo, huwag nyo nga idamay ibang tao. Ha, makinig kayo. Sabi nga, magpakumbaba na. Anak kayo ng mga... At dahil tapos na ang kampanya at eleksyon, panahon na para kalimutan ang mga kulay ng pagka hiwa-hiwalay. Oh, ayan! Damay-damay, hawa-hawa, araw-araw, up ang saya. Sama-sama. Ayan! Diba? Kalimutan ng kulay ng pagkahiwalay-hiwalay. Hoy, ilan sa inyo dyan, nilalait pa itong mga pinklawan. Hindi ako sa totoo lang, ha? Kung meron man pwedeng may karapatang malalait sa pinklawan, kaming mga hindi bumoto dun sa ano. Kay Marcos, bakit? Kasi hindi naman kami sinasabi niya, sinasabihan niya ng unity. Kayo. So dapat, huwag tayo malait. Nilalait niyo pa yung mga pinklawan eh. Kami nang bahala dun. Debiro lang ho. Pero, ang totoo po, huwag ko kayong ganun. Kasi nga, kung gusto ninyo, eh, alam mo, ito, sabi nga, kung gusto ninyong mainganyo sila na sumuporta at hindi maging anim na taon na katulad nung ginawa nila kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na anim na taon nilang ginugulo. Eh ngayon lang, simula na ninyo na kausapin. Simula na ninyo kaibiganin uli. Ha? Huwag nyo nang i-unfriend. Ha? Ikaibiganin nyo na huli yung mga pinklawan ninyo. Okay? Yung mga bataan ni James Reed dyan. Kaibiganin nyo na uli! Ayun guys, at dito... Basa-basa tayo ng mga comment ninyo patungkol dito sa mainit na usapin naman. At yon, narinig na natin yung panawagan ni Mayor Inday, Vice President Sara Duterte na magkaisa na. At yung mga bumoto ng BBM Sara, Uniteam, ay tayo na raw ang magpakumbaba. Ayun guys, reaksyonan natin itong mga comment ninyo sa mga nangyayari naman sa FLM family. Jose Pina Sales, good morning to all. At shout out na rin ito, Maria De Vera, OMG, but still idol ko lagi si Sir Francis Leo Marcos. Elizabeth Manlapas, tama lang kayo Sir Dong. Ayan. Mercy Calias, hindi dapat alisin ni Sir FLM si Sekiyama. Malaking hirap ni Sekiyama. Dapat isipin ni Sir FLM na naging matapat si Sekiyama sa kanyang tungkulin. Kung totoo man na nanghiram siya ng pera, ano naman kung may dahilan, kung saan-saan namang napunta sa campaign. Gusto lang siraan si Sir FLM. Hindi dapat makinig sa likod na yan, bumubula ang bunganga sa paninira. I'm sorry, mas naniniwala ako kay Yama. Yun, yan si Mercy Carla. Mercy Calias. Lucia A.
Junyo. Sir Roman, good morning sa inyong lahat. Nasaan si Idol FLM? Nakalabas na po ba? Wala pa po, nandun pa po. Bakit makikinig kay Kate C? Halata namang galit na walang solid evidence sa aligasyon niya kay Sekiyama. Dapat, Sir Dong, maging observance din kasi. Nasa US si Kate C na yan, si Sekiyama. Diyan ang nakasama ni Sir FLM. Hindi yan siya dapat basta-basta maniwala kay Kate C. Tama. General Hadley, FLM, please don't listen to other people. It's all intrigue from other side who wants you to separate from Sekiyama. She is the only witness to provide your freedom. Yan! Ito yung sinasabi ko na si Sekiyama ay sinabi na rin sa akin ni Idol yan na siya ang buhay kong testigo. E paano yan? Kung mawawala pa si Sekiyama, mawawalan na siya ng buhay na testigo si Idol. Ito yung sinasabi ko. Sabi ni General Hadley. Teresita Legaspi, Sir Roman, nakikiusap sana kami na sana wag tanggalin si Sekiyama kay Boss Idol. Alam ko at dama namin kung paano niya pinag-initan si Sekiyama. Si Yama lagi ang pinag-iinitan ng mga basher. Tama. Dati pa yan. At ngayong bandang huli ay magtatagumpay na ba sila? Yun ang tanong. Elvira Soriano, bakit naman ganyan ang sinasabi mo, Mr. Roman Carino? Huwag mong ipublish sa speculation yan para kung alanganin, wala kang paninindigan, puro based in your opinion. Iniidolo kita pero isa kang mangmang, balimbing, noon paniwalang paniwala ka kay Boss Lee noon. Pagkabangayan sila sa mansyon, bumalimbing, kinampihan mo sila Lemur. Ngayon naman, hindi ko maintindihan kung ano ang punto mo. Ay, alamin nyo na lang ang aking punto dyan. Sabi ko nga, si Sekiyama ay isang buhay na testigo. O yun. Yun doon na lang kayo magbase. Dahil sinabi yan mismo ni Idol sa akin yan. Si Sekiyama ang buhay niyang testigo. Personal na sinabi sa akin ni Idol yan. Si Yama ang buhay kong testigo. Ano ang ibig sabihin nun? Gloria Bautista, gusto lang talaga ng mag-inang Marcos masira si FLM, lalo silang lumakas, nanalo sila BBM. Kami, hindi kami magbago kay Idol FLM. Anali Banjola, tama ka Sir Dong. Tama ka Sir Roman sa mga sinabi mo. Dolores Reyes, malabo ang pag-iisip ni Batalan. Ayan, kanya-kanya tayo ng paniniwala dito. O si Pinasales, sana ibalik si Sekiyama, paano na si Idol FLM para sa ikabubuti nating lahat, suportahan natin si FLM. Irene Maita, tama, sana Sir Roman, kung may problema man sana mapag-usapan, sana ng maayos. Huwag sana si Sekiyama matanggal kasi siya lang ang nakakaalam sa lahat ng nangyari kay Idol. Kung mawawala si Sek, lalong mahihirapan si Idol. Hindi makakalabas, lalo yan. Sana wag nang magbangayan. Teresita Legaspi, kaya po kami, pati mga kamag-anakan ko at kaibigan ay tahimik lang po na mga supporter ni Boss Idol. Ayaw namin makigulo. Pinapanood na lang namin. Di kami nagpamember sa FFCI. Eliseo Osilios, maliwanag naman po na umamin na si AC. Bakit parang baliwala kay Sir Dong? Yun na nga. Umamin nga si AC sa kasi na Boss Lee na sila ang sumunog. Bakit tinatanong pa kung bakit pinagpapaliwanag nga naman si Sekiyama? Eh sabi naman ni Sekiyama, wala siyang dapat ipaliwanag dahil wala siyang kinalaman sa mga pinaparatang sa kanya. Yun lang ang sagot ni Sekiyama. Oh, ano naman ang ipapaliwanag mo nga naman kung wala ka namang ipapaliwanag na ikaw ay sangkot sa mga ibinibintang. Diba? Mahirap magpaliwanag nang hindi wala kang nalalaman, wala kang kinalaman. Kung may kinalaman ka, kung may nagawa ka, ipaliwanag mo. Yung tungkol sa 300,000, yan pa rin daw pala yung issue ni Alpa noon. Antagal na pala yan. Ay inuungkat pa hanggang ngayon. Ewan ko kung ano ang nila
Ang hindi natin maintindihan, bakit ang tagal ng mga issue pala yan, yung 300,000 na yan. At saka yung kay Bell Pepper Pool, kung si Bell Pepper Pool ay may ano talaga, may, kumbaga may, si Bell Pepper Pool dapat ang ano dyan, tanungin kung totoo yun, yung 60K. Kung, o si Bell Pepper Pool ba ay, ang tawag nito, may reklamo ba si Bell Pepper Pool? Tingnan din natin na lang kung totoo yan. Ay sabi naman ni Sekiyama, wala akong dapat ipaliwanag dahil wala akong ginagawa. Sabi naman niya, hindi rin natin alam yan. Dapat magsalita si Sek, yun na nga. Sinabi niya sa live niya na wala daw siyang dapat ipaliwanag dahil wala siyang ginagawa. Yama, about the allegation to defend herself. If there's no problem on it, para malinaw, malaki rin effort niya sa campaign ni Idol, Sir Roman Dong. Stay for FLM's concern and hope it won't be long for any sad discussion disturbing anyone in the family of FFCI. Maayos din yan sa uli. Kung wala naman dapat ikabahala or what to speak out. If Sek Yama ay walang kasalanan kung kailan naman ako nag-rehistro sa FFCI, may alitan mga staff ay hindi magandang pakinggan, but hope and pray that will be fixed sooner or past. God bless po sa lahat. Yun na nga. At sinusulong pa yung FFCI ngayon, tapos ganyan lang nangyayari. Nako, nakaka-umay, nakakawalang gana nga po. Mirna Santiago, Sir FLM, sana timbangin nyo rin ang mga ginagawa at sakripisyo sa inyo ni Sekiyama, dahil noon una po palang kayong nakita. First day, andyan na sa inyo si Sekiyama. Na grabe ang hirap at all the way down ang pagsuporta sa inyo. Huwag nyong hayaang strain siya. Huwag nyo na lang daw ibasura ng iba at gawan ng kwento. Nakakasama na dahil, nakakasama niya dahil si nakita ko ang mga naging sakripisyo niya sa inyo. Hindi man ako member pero mas tuod nyo akong gagahanga at supporter, and ito nag-work sa SG. Salamat po. Medyo hindi maintindihan. Eliseo Osilios, hindi magagawa ni Sekiyama ang mag-tridor. Napakabigat ng akusasyon kay Sek, lalo na walang katunayan at meron ng umamin. Yun na nga, inamin naman na kwan, sila ang nagsunog. Timin Lemeschi, Sir Roman, good Sunday. And ang masasabi ko lang, itong pangyayari sa mansyon kay Yama, isa lang yan, pagsubok kung gaano siya katibay at sa side ni Idol FLM. Kausapin muna si Sekiyama, huwag ka agad maingit. Mag-init ang ulo, ang may tulong ko ay dasal na si Idol FLM at si Sekiyama ay magkaunawaan sa mga issue na binabato. Peaceful day all from Germany. Cherry Bell, dapat kung tapat kayo kay Idol Francis, walang iwanan, at B, tap kayo, walang tridor. Nakakawalang gana ang manood sa mga nangyayari dahil magulo kayo. Kami always, Francis Leo Marcos pa rin forever. Cherry Bell, we love you Francis and God bless you always. Epipanya Tapaya, happy na ang mga unyango sa kabilang planeta. Baka pinakasama lang si Sekiyama, dapat huwag mag-decide ng ganyan. Natanggalin ka agad si Sekiyama. Si Sir FLM, pakinggan mo na si Sekiyama. Eh, nung tumawag daw si Idol, tulog daw si Sekiyama, hindi niya talaga masasagot. Kaya na, bakit niya naman hindi sagutin kung si Idol ang tumatawag, di ba? Eh, sabi niya, tulog daw siya. Erlinda Escanilla, tama po Sir Roman. Kaya di po dapat mawala si Sekiyama sa tabi ni FLM. Siya ang nag-iisang nakakaalam ng pangyayari kay FLM. Kaya nga itinago-tago ni Attorney Johnny yan eh. Iniingat-ingatan eh. Ewan ko kung wala siyang halaga sa kaso ni Idol. Bakit pa siya kung saan-saan itinatago? Epipanya Tapaya, sad naman ang mga nangyayari sa mansyon. Nagkakaisa kayo sa pagtatanggol at pagkapin sa kandidatura ni Sir FLM ngayon. Nag-away-away kayo. Remember, ang evil ayaw sa mga magagandang gawain.
Sana'y maayos ang lahat at saka hindi ang pagre-resign ang solusyon sa mga problema, kundi harapin na lang ito. May hangganan din yung problema na yan as long as may patutungo pagtutulungan to solve the problem. Erlyn Dice Canilla, siguro po, kaya di sumasagot si Sekiyama ay sumama ang loob or baka may pangyayari sa kanya ngayon. Bakit di nyo kausapin personal para malaman ninyo? Natutulog daw po noon nung tumawag si Idol. Yun ang sinabi niya sa live niya. Josephine Cacho, I pray na lang natin. I-pray na lang natin ang gusto magpabagsak kay Sekiyama. Hindi sila magtatagumpay kasi masamang tao sila. Bigyan ng wisdom si God, si Boss Epelem at Tiyama sa pag-decide. Huwag makinig sa chismis ng iba. Yun na nga, chismis lang eh. Chismis yung pinapakinggan. Yun ang mahirap kung sa chismis. Marilo Bednarek, mega love shout out. Solid Epelem from Germany. Marilyn Balajang, kung ang gulo nila, bakit ganyan? Peace be with you, Epelem. Bakit ba napasok si AC kay Epelem? Josephine Cacho, ang sa akin lang ay huwag makinig kung ano-ano ang sinasabi ng iba. Diyan parang tinatrap tayo ng mga taong naninira. Magiging observant ang lahat. Trabaho ito ng gobyerno. Peace be with you, Evelyn. Bakit di mo sabihin kay Sir Dong? Desiree Stanislaw, lablab lang daw. NNC Channel, wag nawa nila tanggalin si Sekiyama. Opo, pwede nga palitan ang password. Yun na nga, yung sinabi ko kay Bon noon, mag-update kayo ng password lagi. Hindi lang, lalo na sa StreamYard, dapat pinapalit-palitan ang password ng StreamYard para hindi yung mga nakapasok na dyan. Dapat yan, gawain ng ano yan. Kung nagpapasok ngayon, kung ibinigay yung password sa susunod na araw, palitan na yung password. Ganun dapat. Dapat yung IT ng Idol ang mag-ano ng pagpapalit ng password na update. Kaya yan ang sinabi ko kay Bon, i-update nyo ang password YouTube at saka StreamYard. Missy Cortez, Kuya Roman, sabihin mo mismo kay Kuya Dong yan para maging aware sila ni Epelem. Marilo Bednarek, mahal ko ang pandemic hero. Nang dahil sa pera, nag-away-away na yan. Ang hirap sa mga taong sakim. Willie Antonio, may suggestion lang ako dyan sa Roman Carino tungkol po sa away-away nila. Kasi marami na inggit po kila si Kiyamatan po. Ilipat pa lang sa posisyon na wag po tatanggalin siya. Kasi mahirap maganap ng empleyado po tulad sa kanya at hindi lang siya po, lahat siya, sila ay bigyan pa lang ni Sir Epelem ng bago nila work. Di po ba, sabi niya, upang sa ganun po, walang aawayin pa ng mga kaaway po nila, Sir Roman Carino, di ba? Edgar Marsan, paanong hindi aalis dahil ibinotos ni Epelem si BBM kaya padak nga napatamnayan damit amin oray siya mabisitak met Ken Epelem. Edgar Marsan, sabi nga ni Mayor Inday ay magkaisa na tayo. Freddy Gonzales, Asus Pautot, kung talagang gusto mong magresign, walang magpikapigil sa'yo kahit sino kung ayaw mo talaga. Sabi ni Freddy Gonzales. Edgar Marsan, Iramandan, ikaten ni Lemor at da siding tiubit na isuti malas yodita na grupo. Nidong lang ibati yo. Abong nidong ka. Freddy Gonzales, tinisiraan si Butakal si Yama kay Idol. Sobra sip-sip yan si Butakal kay Idol. Dapat yan ang umalis dyan. Doris Palma, binoto ko si Epelem dahil sa pagtulong niya. Pero di ako nanonood ng vlog kasi ang gulo-gulo. Ang nakakasira ng name ni Epelem ay yung ibang vlogger at ibang mga tao na nakapaligid na nagagawa yan. Kaya nawala ang viewers dahil sino ba naman masisiya ang manood? Di po ako. Ani Lupina, ang gulo naman ninyo kaya hindi man lang nangamoy si
FLM sa pagkasenador. Napagod na rin ako sa pagsusubaybay sa buhay ni FLM. Corpus Melanie, maraming inggit kasi kay Sekiyama. Sophia Mayo, FFCI Greece. Sir Roman, tama po kayo pero di po natin alam kung ano talaga ang totoo. Sila lang nakakalam pero di tama na pos ang mga problema nila. Corona Plak, Sir FLM, si Sekiyama lahat ang problema. Nagproblema si Yama ang nagtanggol. Si FLM, huwag nyo tanggalin Yama. Tagapagtanggol. God bless, sabi niya. Yolanda Dizon, walang iwanan. Dapat magkaisa. FJB, DKJD, parang naniniwala na ako sa TV Bosley ang mansion. Iwan ko talaga. Sila't sila na rin ang nagpapagulo. Sanri Basiron, tama ka. Merci. Kawawa naman si Ma'am Yama. Yoli Acuña, Sir FLM, dapat pag-isipan mo, huwag nyo po paalisin si Sekiyama, please, sobra po ang hirap sa'yo simula nung nandun ka sa NBI. Pag nawala si Sekiyama, lalo na madidiin kasi magtatagumpay na sila na gusto umagaw sa mansyon. Sabi ni Sek, si Benok ang pasa ng account ng StreamYard kay AC kaya nasunog ang mga channel ni Sir FLM. Yoli Acuña, dapat Sir Roman, ikaw din po magpaliwanag kay Sir FLM. Gusto ko rin sanang makausap si Idol eh. Gerard J. Tunak, Sir, anong nangyari ang FLM family? Yoli Acuña, Sir Tatay Dong, kausapin niyo ang anak niyo na si Benok kasi nakipag-usap pala sila kay AC kaya doon din sumama ang loob ni Sekiyama. Yun ang mahirap. May kutsabahan. Love Me Sweet, FLM Forever. Ang Kate C na yan ang bubuwag sa FFCI Worldwide, lalo na sa Team FLM. Si Kate C ang inutusan para makapasok sa mansyon, para manggulo at merong pakay at may dahilan. Ayun, yun din ang ano ko, suspecha ko. Yoli Acuña, Sir Roman, dapat makausap mo si Sir FLM na dapat wag po padalos-dalos ng desisyon. Importante dito si Sekiyama. Yun nga ang alam ko eh, ewan ko. Violeta Lustre, praise God, aleluya, si Sir Dong pa rin ang president. Tatagan mo, Sir Dong, huwag kang padadala sa anumang mga problema. Pray lang po at palagi lang si Lord tayo pababayaan. Lalo na po si Idol, ang FFCI FLM family at kayong mga kumakatawan sa mga ngawang humanitarian. Ang ating pandemic hero, God bless po, Sir Dong, at lahat ng mamahal sa ating pandemic hero. Severina Marinas, kawawa naman si Apo Francis Leo, huwag nyo iwanan, please. Marianne Lourdes Anderson, my God, kawawa si Idol, dapat mag-usap muna kayo para hindi magkawatak-watak. Chain Apple, kumuha na lang si Sir FLM ng tauhan at huwag ng pakita sa media, grabe kasi ang dami nasisilaw sa pera. Artemio Buentipo, tama sir. Tama si Mr. Carino. Salamat po. Marianne Lourdes Anderson, si Yama talaga, grabe ang malasakit kay Idol. Ernesto Mayugba, matanda ka na, tandang batalan, tahimik ka, high blood ka lagi. Hindi marunong humawak ng tao yan. Puro away sa FFCI. I-close nyo na yan. Yun na nga. Amiga Vlog, ang gulo na nila sa ginagawa nilang ganyan, lalo lang nila dinidin si Idol FLM. Paano pa makalabas yan? Magulo kayo noon pa. Siraan ng siraan, kaya minsan ayoko na manood. Ernesto Mayugba, hindi makakalabas sa kulungan si Boss FLM kasi magulo. Ang FLM family, kawawa si Boss FLM. Sabino Aupak, nalalaman na nila totoo, kabsat, mangusin talaga yan. Linda Cepeda, paano nyo sinabing mangusin eh? Francis Leo Marcos na po sa COMELEC. COMELEC, isa pong lehitimong ano yan, sangay ng gobyerno. Hindi ka pwedeng peke dyan. At Francis Leo Marcos na nga po ang tumakbong senador. Linda Cepeda, nao ko lang nalaman ang issue. Salamat Sir Roman. Eva Pawig, huwag po tanggalin si Sekiyama, state witness siya ni FLM. Yan ang sinasabi ko. Yan yung state witness siya ni FLM.
sino pa ang magtatanggol kay Idol sa Husgado kung mawala si Sekiyama sa kanya. Esther Narvaez, kung totoo man yon o hindi, ang lahat ay nakukuha sa mabuting usapan. Sekiyama, huwag ka susuko sa lahat ng yan. Ay pawang mga pagsubok lang. Sana'y maging matatag ka sa lahat ng oras. I still support FLM hanggang sa uli. Jose Leonardo, tama po si Sir Roman. Segundina Saraga, kawawa naman si Sekiyama. Parang siya lang ang hindi plastic dyan sa mga babae dyan. Marianelia, Sir Roman, payuhan mo si Sir FLM. Jinky Series, trabaho lang kasi walang personalan. Marianelia, si Yama, tapat yan kay Sir. Mindy Vargas, nag-iisa lang naman yung KHC na yan. Basher, kumpara kay Sek na marami nang naitulong sa FLM. Simula't simula pa, yung KHC, huwag napansinin. Minda Jongsma, sana mag-isip si FLM sa mga nangyayari. Not clear. Buwis buhay talaga kasi ilang death threat ang inaabot niya at pinalipat-lipat. Yun na nga yung sinasabi ko, pinalipat-lipat ng bahay para lang protektahan ang pamilya niya. At dahil sa pakikipaglaban niya sa mga kalaban ni Boss FLM, mas may tiwala kami kay Sekiyama na nakabantay kay FLM kaysa ibang tao na nasa paligid niya. Na yung sinasabi ko eh. Di ba? Bakit pa itinatago ng attorney kung walang silbi si Sekiyama? Minda Vargas, hindi naman talaga yung supporter, basher yan. Pam-pam lang po. Dapat yan i-block na. Jojo Yang, so bakit naparatangan si Sekiyama? Paano dapat magpaliwanag si Sekiyama kay FLM at sino ang kaaway ni Sekiyama sa mga host? Late ako nakarating Maritesa. Wala na bang bagong channel si Idol FLM? Hindi ko na masundan ang mga vlog ni FLM. Meron po, Francis Leo Marcos Return. Edita America, Sir Roman, wag na lang po pansinin si Sekiyama ang masasamang salita. Titigil din po sila kung talagang mahal niya ang ating pandemic hero. Hindi siya makikinig sa labas hanggang dulo, walang iwanan. Judy Skyder, good day po Sir Roman. Nakita ko na po itong issue kagabi. Si Sekiyama yata ang may kasalanan. May perang hiniram sa isang president ng FFCI na ginamit ang pangalan ni Tatay Dong. Hindi yata tama yon Sir Roman. Eh wala naman daw po yan. Hindi naman daw totoo. Ang inaway yata ni KHC yung murahan, tawagan ni FLM si Sekiyama. Hindi sinagot ang tawag kay, ay tulog daw po siya. Paano niya sasagutin? Ay tulog daw po siya. 72 hours to explain otherwise. Tatanggalin ni Idol ang sa kanyang posisyon. Eh wala naman daw siyang dapat ipaliwanag dahil wala naman daw siyang ginawa. Yun ang kanyang sinabi. Kawawa naman si Idol. Siya ang nahihirapan sa mga issue na ginagawa ni Sekiyama. Unti-unti ang nawawasak ang FFCI family. Nakakalungkot naman Sir Roman. Have a blessed Sunday po Sir Roman. God bless po. Huwag po tayong basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Kurumi Lab, Lucy Albao, nakakainis na yan. Mga away ng pera, siguro yan. Mga visit na yan. Unyot, mga Natividad Bildan, naawa ko kay FLM. Ang pray, pagkaloob kay FLM na paglaya niya ng lubusan ng makagawa ng humanitarian niya. Malaya na siya. FLM, be strong, our Lord God. Always be with you, always. Natividad Bildan, dapat mawala. Eduardo Concubierta, I'm gonna resign too as supporter of FLM. Monin Slanang, OMG Sir Roman, bakit ganon sila? Palagay ko may tama ang sinasabi ni Ma'am Rosli. Sana hindi totoo ito.
Baka may nangyari kay Ma'am Sekiyama. Sana masolve ito. Natividad Bildan, Sir Dong, huwag ka nang aalis sa tabi ni Belen. Mabuti pong si Yama. Iba-iba ang ano, gusto. Ida Palan, dapat huwag magpadala si Yama sa mga evil ways of talk dahil siya lang ang isa sa mga pinagkatiwalaan ni Belen. Ay, Bicarmelita, tama po si Roman, dapat lang si Yama ay protektahan. Si Yama sana maliwanagan din ang isip ni Sir Epelem na huwag niya alisin si Yama. Kailangan ni Sir Epelem si Yama. Tama ka din, Sir Dong. Ipaglaban mo din si Yama. Sana, Sir Dong, ipaliwanag mo yan kay Sir Epelem na protektahan niya si Yama. Tandaan nyo, lahat ng ginawa ni Yama, ang lahat yon, mga about 10 million kay Amy. Si Yama din ang nagsabi doon kay Amy Marcos. Ang sagot ni Amy kay Yama, sabi lang niya no comment, tapos tahimik na siya. Si Yama, kaya si Sir Epelem, kailan mo si Yama, sana makinig ka rin sa mga mamahal, nagmamahal sa iyo. Isa ako, Sir Epelem, sa lubos na nagmamahal sa iyo. Sana po, Sir Epelem, makalaya ka na. God bless us all. Terry Perido, tama ka po, Sir Roman, yung sinabi mo. Gagawa yun ng butas para lang si Sek Iyama ilaglag. Wala magtatanggol kay Epelem. Naway maging maayos din po lahat sa tulong ng ating Panginoon. God bless. Elsie Cadelina, ang laki lang nagawa ni Sek Iyama, tapos ngayon tanggalin na lang basta-basta. May na-insecure lang dyan. Nena Kagnaan, protektahan nyo si Iyama kasi yung buhay ni Epelem, kasi yung iba, inggit lang sila kay Iyama. Correct, Sir Roman. Sabi ni Nena Kagnaan. Lucila San Pedro, tama ka, Sir Roman. Noon pa man, pinapasama nila si Sekiyama para matanggal siya. Alam natin na ang katapatan niya kay Boss ay tunay. Kaya they are trying to eliminate her. Huwag naman sanang mangyari. Lily Makiang, ako din, Sir Roman, ang guest ko dyan. Sumama loob ni Yama kung bakit nakikinig ka at nawala na ang akusasyon kay Yama. Kung siguro sumama ang loob, kaya gusto pinos niya. Pero nag-order ka agad kay Yama, nag-chokos order, siniraan lang si Sek Yama. Glory Hoffman. Lily Makyang, mula day one, si Sek Yama ang nasa tabi ni Epelem, tas ganon. Paghihinalaan nyo si Sek Yama, dapat buwagin na lang yan. FFC ayan, support na lang kayo kay Epelem. Balik na lang tayo. Paglabas si Epelem, pahinga na tayo lahat sa pagpupuyat sa mansyon. Aiden Dates, di ba nag-resign na dahil si Yama pero hindi pinayagan ni Boss? Pero bakit? Napakasakit. Si Dong nagtakip kay Mangga noon. Ayaw lang ninyo si Siyama kasi hindi siya nagsasalita. Kim-kim lang niya kung ano ang alam niya. Sir Roman, sana mapanood ito ni Epelem. Sir Roman, ikaw makipag-usap kay Idol Epelem na huwag niyang tanggalin si Yama. Yama dahil si Sekiyama ang buhay niyang tagapagtanggol. Sana maayos lahat ang problema nila. God bless Epelem family din. Julia Sanchez. Gianar De Los Reyes, ano nangyari? Bakit nagkakagulo ang grupo ni Idol Epelem? Gianar De Los Reyes, Idol. Francis Leo Marcos, ingat kayo dyan. God always with us all. God evening. Good evening, Roman Carino, Sir Dong Batalan at Sekiyama Long Live. Huwag ninyong iwanan si Idol Francis Leo. Salamat. Elena Tampikan, Sekiyama, be a dear brother of Epelem. Natural, there is misunderstanding, but brotherly love covers all. We love you, Epelem and Sekiyama. Anit Ann Garcia, Sekiyama, malaking hirap din, lalo sa pangangampanya. Beth Pangisban, mga Marcos, inilabas na nila yon, New Testament. Wala nga po sa kanila, paano ilalabas?
Lydia Solberg, totoo yung sinabi mo, Sir Roman, laging si Yama lang. Sita Pescadero, sana maayos ang lahat na to kasi ang Diablo ang haharap ng paraan para magkaaway. Elmer Ortega, puro kayo kasi nungalingan. Kylie Kyle 013, kaya ikaw Roman. May baser ako dito. Kylie Kyle 013. Belen Kadangan is Yabra, basta maayos, Belen family, mag-usap sila, ba't ngayon, dapat sa loob ng mga admin, Sir Dong, una nag-usap kayo, alang-alang kay Sir Belen. Basta maayos, Belen family, mag-usap sila. Sir Roman, kausapin niyo si Sekiyama, huwag maniwala sa mga tao. Parang sure, itong dumating Kate C, walang alam, Sekiyama, tagal na nagtatanggol kay Sir Pelem. Yun na nga eh. Yung sumulpot, yung pang paniniwalaan. Sir Roman, kausapin mo, Sir Pelem, alam na this ang ginawa nila. Rosario Banaag, ano ba yan? Lahat ng malaki pagkakatiwalaan ni Pelem, nawala na sino kaya matitira dyan. Ami Gargar, si Pelem, please, pakiusap kami, huwag tanggalin si Yama. Sino matitira matibay? Mananatili ako kay Sir Pelem. Abril Arcala, SWB, nasaan ka na? Amelita Igon-Igon, kawawa naman si Sekiyama. Huwag naman, at sa kamalabo yan, hindi yan babaliktad si Sekiyama, tapat yan si Yama kay Sir Pelem. Rosa Aware, yes, siya ay isang silent supporter noon pa yan sa grupo ni Alfa Romeo. Ang lahat, gera si Sekiyama, Salvador sa mansyon at sa buhay ni Sir Belen. Tama, sabi ni Rosa Aware. Cap unknown, gaya ng ginawa ni Laulaw. Sino nagprotekta kay Belen? Si Yama lang, lahat ginawa niya sa boss niya. Yan ang tapat sa amo, si Yama. Tama ka, Roman. Tama lahat sinabi mo. Kawawa si Boss Epelem. Ganyan naman talaga. Maraming inggitera. Kawawang Yama at Epelem. Juliana Limbaga, kumusta na si Sir Epelem, Roman? Nandun pa rin po sa loob. Okay naman po siya. Miss Rain, hindi man lang kinausap ni Sek in private. May notice agad. Parang may mali yata. Baka naman may pinagtatakpan lang. Tapos kay Sek lahat binintang. Something fishy. Ayan na nga. Siguro, di natin alam. Juliana Limbaga, wag naman tanggalin si Ma'am Sek. Yama, kawawa si Sir Pelem. Siya, kagapagtanggol sa kanya, papaano na kaso ni Sir Pelem. Pag wala si Ma'am Sek, Yama. Yun na nga ang sinasabi ko. Dolores Reyes, makimarites na rin ako, silent supporter. Bakit si Sek Yama lang ang binigyan ng sulat para magpaliwanag? Dapat pati si Kate C. Bigyan ng order din at magpaliwanag bakit minumura at galit na galit siya kay Sek para patas ang laban. Mitzi Pini, jealous just to ruin a person's life. Josephine Kulkog, tama po Sir Roman. Athena Reyes, tama Sir Roman, sana matauhan si Idol at huwag alisin si Sek. Totoo si Sek, tunay na nagmamalasakit sa kanya. Sana maging wise si Idol sa pagdedesisyon. Jocelyn Peria, Sir Idol Epelem, huwag niyong tanggalin si Sekiyama. Estigong buhay, Sir Epelem. Epelem Irving Antonio, protektahan natin ang pandemic hero. Ganyan, makatuwiran ang ating pandemic hero. Igagawad niya ang kaparusahan. Kahit na ang kanyang kalayaan ang nakataya, pakiusap, protektahan natin si Epelem. Ito pa ba ang ibibigay natin kapalit sa kanyang ginintuang puso sa na ipinakita sa mga tao? Protektahan natin si Sekiyama para sa kaligtasan ng ating mahal na Francis Leo Marcos. Please. Aileen Mahurin, kawawa naman si Sir Pelem. Ang dami ng issue nangyayari, bakit till now hindi pa rin matatapos ang mga bangayan na yan? Sana patuloy pa rin ang suporta kay Idol. God bless po to all Pelem supporters. Malulusano, di pwede kayo magwatak-watak Sir Dong at Sekiyama. Pinapaaway lang kayo ng kalaban. Kapag magwatak-watak kayo, ikaliligaya ng kalaban nyo.
matatag at matibay. Emmy Busay, ako wala naman akong galit sa mga tauhan ni Pelem, naman tayong karapatan na mangusga sa isang tao. Hindi naman tayo Diyos na nakikita ang lahat na ginagawa ng tao. Sana magkaisa tayo kay Sekyama Serdong, lalong-lalo na kay Idol Pelem. God bless. Adulia Burley, si Yama. Akala ko yung FLM na nakakulong, hindi tunay na FLM. Felisa Pisantes, si Yama ang umambusos. Sandes, kailan mo didepensahan si Yama kung tinikdik nyo pa si Yama sa pag-takedown ng channels at ang anak mo ang source ni AC? Sino sa palagay nyo ang nagbigay ng password kay AC ng StreamYard? Aber, umamin na sila about sa pag-takedown ng channel AC and Buslog, pero you still name King and Yama na sila ang gumawa. How about ang pinagbigay ng mga ebidensya kuno kay Kate C? Kayo din ang source ni Kate C. Anong walang alam? The F na walang alam. Masama ang impression kasi yun ang pinaparating nyo kay Idol. Be perdong. Yan ang reason kung bakit nagsisirisign ang presidente ng chapters, kasi bias ka. Idol, I hope you'll read this. Ang pinakatotoong tao mo ay si Yama po. Never maging basher si Yama ni Idol. She will respect Idol's decision if ever she'll be sucked. Griner Colliera, dapat magsalita si Sekyama. Ipaglaban niya ang katotohanan at aking palagay nais nilang mawalay si Sekyama sa poder ni Idol Pelem, dahil si Sekyama ang susi ng gustong magpabagsak kay Idol Pelem at isang tao hindi taga Pinas. Palagay ko ang nakakaalam na hindi si BBM ang signatory, at alam ng taong ito na si Idol Pelem ang tunay na signatory, kaya pilit pinaghiwalay si Sekyama at Idol Pelem para mawalang saysay ang lahat ng ninanais ni Idol Pelem sa mamamayang Pilipino. Lunggong lang ang nag-iisip na ganyan makasarili. Napakaganda kaya ang adhikain ni Idol Pelem para sa ating lahat. At ang US ay kinongratulate na nga si BBM sa pagka-presidente, at alam nila na hindi si BBM ang signatory. FLM, SWB ang pinakamalakas. In God we trust. Alleluia. Amen. Yun, tama. Briner Colliera. Alegria Jono, sir, wag tanggalin si Sekyama. Si Yama ang tagapagtanggol ni FLM. Annabel Artus, baka busy, hindi narinig o wala sa kanya yung phone. Bakit naman ganyan? Tama, natutulog nga daw siya eh. Si Idol FLM ang kawawa dito. Saan po kayo kung magwatak-watak na sila? Yama, tatay dong na lang ang naiiwan. Natunay na bakit nandito pa kayo. Nandito pa tayo. Marvin Mendez, action speaks louder than words. Mr. Dong Batalan is biased, one-sided, at unfair. The accuser is the one to prove the allegation and not the defendant legal process. King Elite, truth will prevail. Wala kang alam? Gusto mo lang iligtas anak mo sa kapabayaan para masunog ang mansyon? Huwag kami. Saan mo didepensahan? Di ba wala ka alam? Ayun na nga. Yung sinasabi ko, dapat yung mga password ay ina-update yan. Yan ang trabaho ng IT. Nag-update ng update. Ay, ng password. Password ng YouTube, password ng StreamYard. Ina-update dapat yan. Leonila Cuevas, ako'y nalulungkot sa kaganapan sa FLM family. Ayaw kong makabalita. Leonora Bingil, exactly, FFCI USA, gusto lang buwagin ang FFCI worldwide at pag-awayin si Sekyama at si FLM. Focus lang, huwag nating patulan ang mga trolls. Ingit lang ang root cause ng lahat para away-awayin lang tayo. Tingin ko naman si Sekyama ay 100% ang loyalty niya kay si FLM. Malamang din na nasa loob ng mansyon ang puppet na gustong sirain si Sekyama kay si FLM, para tanggalin si Sekyama. Ay, yun mga guys, at hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carreño LTV muling magbabalik.